mga kahugot at mga kabulto. Kailan pa talaga pipirmahan itong ating bayanihan to? Matagal na natin itong hinihintay at gusto ko na rin itong makuha. Ano, dahil wala nang laman ang aking bulsa. So talagang crisis na, kumbaga. Ngayon sa video ito ay ating tatalakayin kung kailan natin makukuha at kailan pipirmahan ng Pangulong Duterte ang Bayanihan 2. Kaya huwag kayong lalayo ha. At sama-sama nating panoorin ang magandang balitang ito. Okay guys, so panoorin na natin ang video na magsasabi sa atin kung kailan pipirmahan ng Pangulo ang Bayanihan 2. Siyempre, courtesy yan ng PTB Channel. Okay, panoorin na natin. Samantala, update lang sa panukalang Bayanihan 2, sabi ni Secretary Roque ngayong Linggo, target na itong mapirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte at pinakamatagal na sa timeline ay hanggang sa susunod na linggo. Yun guys, ano, maliwanag na maliwanag. Ngayong Linggo na, pipirmahan ang ating Bayanihan 2 o kaya sa isang linggong darating. Ayan, so good news ito para sa atin. So bakit ba ito good news sa atin? Kasi pag pinirmahan itong Bayanihan 2, so magkakaroon tayo syempre na 60-day loan extension or 60-day moratorium. Ibig sabihin, ay hindi tayo kakaltasan sa ating mga loans. Kumbaga, buo nating makukuha ang ating sahod na walang kaltas ng loans. So, hintay lang nating mapirmahan at yung memo na magmumula sa GSIS at iba pang ahensya ng gobyerno at yung private lending institution para ma-avail natin o makuha natin itong 60-day extension o moratorium. Idagdag ko na rin mga kasama ha, yung ating 60-day moratorium or 60-day loan extension ay walang interest, walang penalty, at walang arrears. Ha? Tandaan nyo yan ha mga kasama. Walang ganyan. Ang meron lamang ay yung ag-extend ng ating termination date. Kaya kung halimbawa ako matatapos ang loan ko ng buwan ng May dahil sa 60-day loan extension o moratorium, magiging July ang tapos ng aking loan. Ganun po yun ha. Kaya huwag kayong mag-alala at huwag matakot na mag-avail nitong ating 60-day moratorium dahil tayo ay ligtas sa mga multa na ipapataw sa atin ng mga private lending institutions at syempre ng GSIS. Nasa tamang tao lang yan, ano, na magbibigay sa inyo ng tamang impormasyon. Yan. So narito ako para hindi kayo ma-stress. Kaya mga kasama, kung hindi ka pa subscribe, i-subscribe mo na ang ating channel at kayo ay i-update ko naman sa ating 60-day moratorium, ha? Huwag niyo kakalimutan ha, mga bait, at tayo ay sama-samang magiging masaya ngayong darating na mga linggo dahil nga maaari na nating makuha itong ating 60-day moratorium or 60-day loan extension. Maaari nating makuha yan, depende ano, sa labas ng memo ng GSIS nga at private lending institution. Pwede nating makuha yan ngayong September o pwede rin yan mag-effect ngayong October hanggang November. Kaya wait lang tayo ha. Patience is a virtue. Tandaan nyo yan, mga kabugot at mga kabulto. O, sige na mga kasama, at ako ay magpapaalam na sa inyo. Sa susunod uli nating vlog ay i-update ko kayo at ang aking munting bata ay nagmumukmok na sa kanyang crib. Okay, maraming salamat.
at magandang umaga.